Thank you, boss. Talk to you, boss. At ulit na yung nagbabalik mga kaibigan para sa game number 2 sa ating PPG and the KSigns Gaming. And gaya na nga ng pinag-usapan natin kanina sa drafting phase, PM Blaze, na nag-harit core ang ating PPG dito. At minsan na lang natin siya nakikita, di ba? Kasi yun na nga, si Harit is buff dependent. And if you're using a hero na buff dependent, parang magiging tawag dito, hindi mabilis yung ikot ng course, yung funnel nyo, di ba, no? Tama, Kuya Dar. Nako, kung may ipin dito si Kuya mo, Lord Hoon. At ito yung pangit pa dito, mga kaibigan, pag isa kang harit ay medyo mabagal ang iyong pag-farm. And so look, meron ng orange buff dito, ang pakito, nakuha niya pa yung isa pang, yung small farms dito ni harit. And so we can say na ma-delay itong harit farm natin dito. And so, feeling ko, first level Lord, hindi sila may pagsapalaran. And Kimpoy, may kipagsabayan pa dito. Gusto pang kumontest. Though, ang Pakito right now ay lamang na lamang when it comes to money and when it comes to level. Pakito right now has the higher advantage overall against the Harit. Though, in the top lane, let's see kung ano mangyayari. Dahil si Lord JM talagang hinaharas si Kuya mo, finding myself. Oo, tama ka nga dyan. And Harit naman, Kuya Blaze, kinakailangan lang niya makapag-unly dash. I think as long as may unly dash siya, kaya din niyang sumabay sa team fight eh. And considering na kada dash niya may shield din siya, so nasusustain niya yung damage ng KSigns Gaming. Pwede niyang sabayan or ganun. Pero yun nga, napaka-scaling ng Harit, at lalo na meron din silang Brody na also a scaling hero. So matatagalan dito ang PPG makipag sabayan. So they have a specific time, no, na kung saan kailangan nilang abutin kaagad as early as possible. Pero andito na nga, nag-aabang dito si Kuya mo Lord Hoon sa purple buff ni Kuya mo si Nazugawa, but here comes the circling eagle onto Gio. Pero mag-isa lang dito si Kuya mo Kimpoy, and there's gonna be a ringward manipulation. Pero kaso nga, si Gio ay puladong-pulado dito sa mga damage ni Lilia as the flit coming in from finding myself. Nagkakamatay na dito, and that's gonna be finding myself riding Lord Hoon right now. Pero siya yung naipit, 4 members against him. And here comes the Zaman Force, mga kaibigan. Pero yun nga, wala siyang Unli Dash kasi wala siyang purple buff. Pero Alecto, final blow coming in from Lord JM. Gusto niya ata tapusin yung buhay ni Gio. Pero yung execute, hindi tumama. I mean, hindi sapat para instant burst down yung Eve dito, mga kaibigan. Habang dito sa Red versus everybody. Kanina pa to sa Beatrix niya eh. Alam na alam ni Red, Kuya Blaze, kailan siya pwede mag-asin, kailan siya aatras. That's top level mastery of the hero, no? Tama. Actually, top level sense din, mga kaibigan. Kung baga yung game sense niya dito as a gold lane ay sobrang taas din. Parang may spider sense na nga dito. Mm-hmm. But let's see, as the players from KSG, Kuya Dalot has a 1k gold lead. Ang Lord natin ay turtle pala, mabubuhay na in less than 20 seconds. And so KSigns right now ay nakaposisyon dito. Second turtle, mga kaibigan. Let's see kung paano nila ito babalagin. Itong Kuya mo Pipi, Kuya mo Shinugawa, papasokan na ni Kuya mo Pakito. Pero di saksyon, dahil medyo makurap. But in the bottom lane, bumagsak ang ating idolong Beatrix sa kamay ni Brody. Medyo nag-asim yata, but here is the blue manipulation. Wala pa masyadong damage, mga kaibigan. But ito na yata, magka-auto na 2-1 situation dahil medyo nag-asim ang kuya nyo. Glue. And so Lord Hoon will get to back out indefinitely dahil ang sakit ni kuya mo Glue. And that is a takedown. Ang sakit naman ng Glue doon, Kuya Dalios. Oo, nare-reset kasi yung first kill once nalalapitan kung saan nakamark yung
first kill, pero ayun nga, electro final blow coming in from Lord GM, pero ang tigas ng isang glue, pero dito ngayon sa turtle pit, nagkakabakbaka na, Lilia ay mapapatubad, at gabi a turtle for the side of PPG, nagkakaroon na ng unlead dash, si Kuya Mushin na Zugawa dito mga kaibigan, pero nako, si Kuya Mokim Poy, mag-isang pinasok, ang apat na membro, at doon, narinat ang turtle, napakagandang ginawa naman doon ni Kuya Mokim Poy, at napilitan umalis ang mga membro ng PPG, at tapas sa kamay pa ng KSigns Gaming, ang pangalawang pagong, Kuya Blades. Pinabawas lang, Kuya Dalyot. Oh. Siyempre, di ba? Ang hirap naman kung kayo pa yung babawas. Pinabawas lang. Joke lang mga kaibigan. Pero eto na. Mid lane mukhang pinoposisyonan dito ng kaya Zino, Kuya Dalyot. Oo. Nagkakama na, pero andiyan na naman ang Diamond Force coming in from Aharet. Alam na ni Shinazugawa na meron na siyang early dash, pero nasasaktan pa rin siya sa mga damage coming in from Kuya Rico. Meanwhile, Circling Eagle on to Giyu right now. That's gonna be Kim Poy taking the kill, pero siya ay masyadong lumalim with the help of the turret. Super Wayan takes the kill. At the very least, mayroong return kill na nangyari doon. At least, hindi naman gaano kasakit sa dibdib na nawalan kayo ng membro, no? Oo, tama. Hindi pa naman ganun kasakit sa dibdib na nawalan kayo ng membro. Pero para sa KSigns, mukhang magkakaroon na naman tayo ng pick-up dito. Finding Myself is backing out. And so, the Benedetto will back out as well, maintaining his discipline. Pero ang ating Lilia ay nag-asin. Pero buhay pa ang ating glulugi sa slime, mga kaibigan. Hindi mapatay-patay, hindi mahiwa, hindi masapak, hindi mabigyan ng damage. Buhay pa rin sa ating laro. But now, let's see, 40 seconds mo buhay ng ating turtle. Both teams are just rotating their ways through the Land of Dawn. Pero wala ka dudududa, mga kaibigan. KSigns Gaming na naman ang nagtidikta ng ating laro as they lead for almost 3K. Yep, that is right. Pero not compare sa game 1 na masyadong binalagbag ng KSigns Gaming ang PPG. Right now, lumalaban ang PPG. Sumasabay. At ayun ang electro final blow dito sa bandang itaas, mga kaibigan. Lord JM against Super Wayan going down 1 versus 1. At meanwhile, sa middle lane, nagkakabigayan na. Haba dito ngayon, Reward Manipulation pinalabas. Pero pinang sasapak-sapak ni Lordhun. Meanwhile, Kim Poy going in onto the turret. Talaga pinapasok na. Naku, si Lordhun. Grabe ka naman ang kamao. Coming in from Lordhun, mga kaibigan. That is Gio going down. Mukhang malilibre na naman ang pagong para sa KSigns Gaming. Meanwhile, si Razugawa with the Zaman Force against the two members of KSigns Gaming, pero Red will have the flicker to escape at walang mangyayari. Meanwhile, dito sa bandang baba, Finding Myself with a split, tamang zone lang, another objective for the side of KSigns Gaming, Kuya Blake. Tama. Another objective coming from KSigns Gaming as they lead the game with a 5k gold lead, mga kaibigan. KSigns Gaming are truly playing one hell of a game. And right now, nagkaikutan pa mo Wichiro na naiwan sa loob. Pero sapat na ba yun? Hindi pa pala. This ain't Riku forcing the push on the top lane with Lord JM taking it. And right now, mga kaibigan, KSigns Gaming hawak na naman ang ating mapa. Pumasok si Lord JM. Zaman Force will be committed. Walang mangyayari. Mukhang merry-go-round lang yung Benedetta. Umiikot lang eh. Oo, ano lang. Nag-hi, say hi, ganun. Pero crucial na hi kasi lumalalim sa torre. Umapir lang. So, grabe din siya mag-appear, Kuya Blaze. Napaka-crucial. Doon pa talaga sa torre. Pero ngayon, speaking of torre, pinapasok na ngayon ang ating KSigns Gaming, ang ating PPG. Meanwhile, Kim Poy masyadong lumalim daw. Pero meron siyang immortality as a Zaman Force. Dancing freely is your Shinazugawa as Lord JM pumapasok na dito. Meron pa bang sipa? No, it's a no for me. Haba dito ngayon, si Finding Myself ang lumalalim dito, Kuya Blaze. Sinasakyan si Red. And that's gonna be Finding Myself going in for the kill. Meanwhile, Lord Hoon is still chasing the glue right now. Finding Myself might go down here as another split will be taken out. Pero huli na ang lahat. Siya yung mapapatumba. Dalawang membro nawawala. Both teams. And right now, we are seeing roughly 7k gold lead para sa side ng KSigns Gaming, mga kaibigan. Laki na naman ng ating gold lead dito for the KSigns Gaming. PPG, what is happening, mga kaibigan? They are collapsing as of this time. The first level Lord is now inside the Land of Dawn, being
pushed by our KSG. And slowly but surely, napakaganda ng future na pinakita ng KSG for their team. As the game transcends, medyo pinapakitaan tayo dito ng KSG na baka lang naman kasi di pa tapos ang laban na baka may may ibang magkakampyon na agad. Pero nagkaroon na ng pagpasok at nakatakas agad. Pero yun na nga, wala ng skills dito ang mga idolo natin from Power Pack Gaming as the Lord spawns in the bottom lane. That is right, KSG dominating this game against our Season 2 champion. Parang, ano, sinasabi nila, nako, andito kami para agawin yung kampyonato. At KSigns Gaming, they are an inch away to secure the series. Pero nako, dito sa batang itaas, Lord JM, nag-aasim against the three members of the PPG, mga kaibigan. Walang Zaman Force ang harit dito. Ladies and gentlemen, here comes finding myself with a split. Pero tamang flicker out na ngayon. Umaatras ang ating KSigns Gaming as Lord JM will be taken down sa kamay ni Super Wild. But here comes the Circling Eagle onto this. And Riku is going down. Meanwhile, three members left on the side of KSG as the Shinzugawa with the Zaman Force. Tamang abalang dito mga kaibigan. Haba dito sa Red, nag-aabang with the shotgun. Pero tamang switch lang sa kanyang machine gun as another rule manipulation will be taken out. Naku si Lord Hoon, masyado lumalim. That's gonna be Lord Hoon going down, ladies and gentlemen. As split, still chasing our members of KSG. Pero pinatikman ng shotgun ako. Red will be going down. Though, ang ating kuya Kimpoy ay isusunod na ata dito. Pero another Circling Eagle, but that's way too late. Double kill para sa kamay ni Super Wayan. At ngayon, PPG, anong aagawin yung kampyonato? Kami pa rin ang kampyon dito. Pero, Kuya Blaze, hinga ng malalim. Another fight is here in the middle lane. Lord JM, nako, grabe nga naman. Hindi pa umalis si Super Wayan doon. At siya pa ang nabigyan, Kuya Blaze. Walang kaduda-duda, siya pa ang nabigyan doon. Hindi sila aware na nandun na pala ang dalawa pang miyembro mula sa KSG as Lord JM goes for the revenge kill after he was taken down by Super Wayan. Right now, KSG mga kaibigan is now back in the land of Dawn. And take note, Power Pack Gaming ni isang to. Wala pang napupush, Kuya Dalyot. Oo, pero si Lord JM, speaking of turret push, naku! Willing siyang magpakamatay para sa turret push na yon at he failed to do so, and it's safe to say that it's not worthy at all. Kuya Blaze. Wala na big time. Oh, tama. Actually, yun nga, nawalan sila ng isang member, pero that's okay lang naman since ang laki masyado ng kalamangan dito ng ating mga idolo from KSigns Gaming. One mistake like that, a pick off wouldn't mean much, pero wag mo nang ulitin kasi mabubuhay na ang Lord. And let's see, in 5 seconds mabubuhay si kuya mo Lord JM, pero ngayon buhay na ang Lord who will advance in the land of Dawn. Tignan natin sino nga ba makakuha ito kasi napakaaga ng reway manipulation. Muichiro na iwan, inikutan, pero sapat na ba yun? Kimpoy is low on net, dito ng ating kuya mo Giyo Tomyaka. And right now PPG or the Power Pack Gaming needs to back out. Kuya mo Lord Duna ay nandito rin sa gilid, pero mukhang ang ating Luminous Lord ay mapupunta na sa mga idol natin mula sa KSG. At sa ngayon, Zaman Force will be taken out ni Shinzugawa. Tamang ambalan dito mga kaibigan. At PPG, another round for defense ang kanilang gagawin dito, Kuya Blaze. Talagang sinusubok, binibigyan ng pagsubok ngayon ang PPG, no? They are the Season 2 champion. Talagang balagbagan kung sa balagbagan ang nangyayari dito. KSigns Gaming naman, handa silang ibigay lahat para mapapunta ang Season 2 champion sa lower bracket, Kuya Blaze. Tama. Mapapunta nga ba ang Season 2 champions natin sa lower bracket? Dahil eto na ang Lord who will be marches, who is actually close right now in the bottom lane. Is this the final game? Kaya pa ba depensaan ng ating mga idol ang ating mga tore? Kahit eto na ang puwersa mula sa ating mga idol from KSG. Muichiro is doing his best, going for the sustain. Pero nako, mukhang manipulation is in. Lord Dune nagipagnormal sa tore. Pero sapat na ba yun? Sapat. Zaman Force is in. Pero Lord Dune lumikot na dito kasama ang kating Esmeralda, ating Matilda. That is a pick of Muichiro is out of the game. Aray! Ang sakit ng nota!
Ang sakit! Ang sakit! At speaking of sakit, masasaktan ba din ang aring Tore at ito'y magtutumba, Kuya Blaze! What a sweep for the KSigns Gaming against the Season 2 champion at sila'y tutungo sa lower bracket